kaba and also yung direct seeding. So yung direct seeding, maganda yung synergies niya sa hybrids. Paano kasi, marami po yung dinhi natin, tumataas yung cost natin, may battery cost kasi tayo dito. No? So sa hybrid, ang recommended namin is between 15 to 20 kilos. Sakto naman siya. Yung na-apply po namin sa NRTF, 20 kilos po yun. Pero yung sa Tarlac, nagbigay naman yung gobyerno ng hybrid seeds, 15 kilos na binibigay nila, sakto din naman. And yung one of the things na na actually surprise po to experimento namin, paano kasi bagong-bago po yung seeds seed applicator namin. So anyway, pag pumili po kayo ng drone, standard po yung tangke. Ito yung yung set nito nasa mga 1 million pesos, including batteries. Sa isang hektarya, basically dalawang batteries. Ngayon, yung kagandahan po nito, particularly din sa mga borers or hoppers, is ito. An octocopter, so 8 rotors tayo. Isang rotor is this is at least 5 kilos of thrust. Okay? So 8 times 5 is 40. So 40 kilos of thrust yung ina-apply natin sa ground. So yung natin, ang nozzles meron tayong 4. The drop size po natin is between 120 to 260 microns. So pinong-pino po siya. So combined with the thrust, talagang bababa po yung mas malinis consumption. Yes. So pag nag-spray po kasi tayo, yung po ganun, mahina po yun. Ito talaga, may draft talaga na may nakikita ninyo. So, isang hektarya ay conservatively nasa mga 20 minutes po yun is drone. Pero yung latest model po namin, actually, iniwan ko sana sa Cauayan yung drone, meron kong ginagawa ang project na yun doon. Yung latest drone namin, mga 10 minutes, tapos sa isang hektarya. So, yes, ganun po kabilis. Tapos naman, next year, meron po kaming bagong drone, 30 kilos. So, imagine ito, 10 kilos po to. Next year, 30 kilos po yung drone. And yung kanyang broadcaster, of course, mas mabilis din po. So, yung ganun po kabilis yung introduction ng drones dito sa agriculture. But in 4 years, yung hardware talaga nag-advance. Saka yung isa ding kagandahan nung bago namin hardware, is pwede po siya mag-spray ng fruit trees, like citrus. So, pag sinabi po namin mag-drone spray tayo, automated flight po yun. So meron po tayong pilot, pero meron po siyang autopilot na magpapalipad sa kanya. Pag autopilot po, it means na talagang diretsyong-diretsyo, hindi po gumagang yung drone. Let's say puno po to, yan, puno po yun. Ang gagawin ng drone automated flight, first of all, mamamapa natin to. Sa software, ma-identify, ito puno pala to, puno to, yan. So yung drone, pupunta dito, sa puno, iikot, spray, stop. Pupunta dito, spray, stop. Automated po yun, ha? Walang... So, ibig sabihin yung application natin is precise. Kaya tinatawag natin dito is precision agriculture. So, new home precision agriculture is the name of the company.